Bakit Dito Totohanin stars Julian Santos and Piolo Pascual in their most romantic, most physical movie to date. Very responsible a daughter and at the same time, hanggat makakaya ni Katong na isave niya yung pamilya niya, isave niya. Ako si Paul. He was the former student of Tito Johnny Delgado. Binigay ko yung laban in favor of my dad. From that time on, nagkaroon kami ng alita ni Kate, pero she didn't know na may crush din ako sa kanya. Pati pa naman ang gym ni Andres? Kung gusto mo naman eh, pagpustahan na lang natin to. Pag nanalo kayo, ibabalik ko sa yung gym. Malaking problema sa pamilya dahil sa kanyang kalasingan na ipusta niya ngayon gym. So nagkagulo because my son, Johnny, wala. Siya ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan ng pamilya. I played the role of a father. Dreams of having his son become champion one day in boxing. Find out that the son was gay and also to find out that it's his daughter would finally end up fighting in the ring. Ang papel na dito is torn between, di ba, what the father wants him to be and what he really wants to be. Play the role of the bad guy, we projected it as not the cliche type of contrabida. In fact, I'm more of a comedian here. It's a lovable character that we projected. Ngayon lang nagkaroon ng katandem na daddy ko. Medyo pigil na wasak din pag binigay yung punchline. Para sabong! Yan! Yan! Bam! Yan! 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 An unconventional family, a childhood love, and the ultimate battle of the sexes combined to make Star Cinema's latest offering, the romantic Bakit Di Totohanin. Gagawin ko lahat. Ipagluluto kita, ipaglalaba, paglilinis ng bahay, kahit ano. Kung gusto mo, pati katawa ko, ibibigay ko na sa'yo eh. Sige, bahay ko, tuturuan kita. We wanted a new image, a new milieu, a new kind of story. Although it has all the classical elements of a light romance. Sinadya namin na lagyan si Juday ng mga characters na insane. Merong isang nanay na tingin lesbiana siya. Merong isang kapatid na mas babae pang kumilos sa kanya. Merong isang lola na kapag nalalasing, nakikipagpustahan. Katong, played by Juday, will boldly rise to the challenge. Will she be able to regain what was rightfully theirs in a boxing match? Lalo na yung mga boxing scenes nila, ay naku, maaawa ka talaga. Pawis na pawis yung bata, pero wala kang marinig na reklamo. I adore her. It's unforgettable as far as an actor is concerned. There was this scene na nung finale, nakita, first time na nakita ko si Juday na nasa ring, bugbog sarado. Tataya ko na all this confusion going on in my head. I was more interested in the scene I played with Juday because of the sensitivity that Juday nilagay niya rin sa eksena. She's a very versatile actress and I think itong role sa kanya bagay naman sa kanya. Nag-training ako ng boxing for like a month bago nag-start na shooting. Actually, na-inlove ako sa boxing after doing this film. With Judy on her own, kasi she doesn't make me feel na nasusubis ako eh. Alam mo yun, she doesn't make me feel na superstar siya or you know. Wala siyang star complex, so she makes me feel so relaxed. And sa kanya ko naramdaman yung super at home ako. Alam mo yun, I'm so at ease when I'm working with her. Nung in-offer sa akin itong movie, na kasama na doon yung pagtanggap ng ganong klase eksena. Yan yung unang eksena na kailangan namin mag-usap. Kasi hindi lang nakaganda sa trabaho namin, even sa relationship namin as friends, nakatulong yun kasi we've become more open to each other and it was okay because we're able to air out a lot of things na yung mga bagay na hindi namin mapag-usapan, but we had the chance to do it because of the shoot. It's a movie with a soul and a lot of heart. Watch Julian Santos and Piolo Pascual train in the ring and in matters of the heart in Star Cinema's latest hit, Bakit Di Totohanin.